ba? May mga kabit yung mga boom partner nila. At halos lahat may yata. Hi guys, welcome back to my channel. For today's video, merienda tayo guys. Wala na kasi akong maisip na i-video. Busy na rin ako sa trabaho. So wala akong time. And then social media. Yung mga third party ng mga mag-asawa, pinagdadaanan yan dahil meron talagang mga babae na hindi natin sukat akalain na magagawa nila yun. Kaya nilang iwanan yung mga sarili nilang pamilya, anak, para lang sa isang lalaki na alam nilang may pamilya na rin. Diba? Nakakaloka. Sa dinadami-dami ng kaya nilang piliin, yung pang mga lalaki na may mga sabit, may pamilya, maraming anak, nangaagaw ng kaligayahan ng mga bata na mga musmos, mawala ng pamilya, walang mga pakialam. Alam mo yung tipong ganun. Tsaka hindi naman lingid sa kaalaman natin na talagang nangyayari yan sa ngayon at mainit na sitwasyon yan sa Pilipinas. At isa pa, sa kay Sir Rafi Tulpo, di ba, number one na usapin niya na kapag once na may babae na, hindi na nagsusustento, hindi na nagpapakita, mas pipiliin pa nila yung mga kabit nila kaysa sa pamilya nilang tunay. At ito namang, at di ba guys, kapag maisip mo na kabit, Ano bang unang mararamdaman mo kapag na narinig mo yung isang salitang kabet? 'Di ba nakakapanindig ng balahibo, nakakagigil, nakakagalit, nakaka-stress, parang gusto mong sabunutan, parang gusto mo. At saka hindi natin lubos maisip na may mga babae na ganoon na kayang-kayang manira ng pamilya. Kayang-kayang manira ng pamilya at sirain yung sarili nilang pamilya para lang sa isang lalaki na alam nilang hindi nila pag-aari. At makikipaglaban pa, nakala mo sila yung tunay at legal. Usapang katotohanan lang to guys, no? Kasi sa totoo lang, kapag nanonood ako sa Tulfo, tsaka nagigigil ako kapag yung lalaki hindi nagsusustento, yung mga anak niya kumakain na ng mga bigay ng kapitbahay, bigay ng kung sino para lang maitawid ng mabuti yung sikmura nila, hindi sila magutuman. Minsan kumakain na lang ng basura, naglulugaw o kung ano-ano pang kayang gawin para lang may taguyod ng isang ina ang kanilang mga anak dahil yung mga sarili nilang partner ay ayun, sumakabilang bahay na. Anong nararamdaman nyo kapag naririnig niyo yung isang salitang kabit? As in kabit? Yung hindi naman napagkakailan na talagang sobrang dami na niyan ngayon. At pinakamarami niyan is yung nagkalat na ang lahi ng mga babae na sumasama sa isang lalaki na hindi nila asawa. Mapadalaga man o mapay asawa, sumasama sa isang lalaki na may pamilya. Alam nilang maraming anak, may asawa, kasal, mas pipiliin pa nila na masira yun dahil unahin nila yung sarili nilang kaligayahan. Oh shit, diba? Nakakatulog ba kayo ng maayos? Mahimbin ba yung pagtulog nyo na sa kabila ng lahat ng ginawa nyo, nakasira ka ng pamilya at nasira nyo yung kinabukasan ng mga bata na nadahil lang sa lalaking yan, nawalan sila ng maayos na pamilya, nawalan sila ng isang hanayong haligi, di ba? Mainit na usapin nyo ngayon kaso meron akong alam na isang babae, ang asawa niya is napakabait, binigay naman sa kanya lahat,
dedicated naman siya sa asawa niya, sa anak niya, sa pamilya niya, lahat, binibigay, sinahatid, sinusundo sa trabaho. Pero nakuha pa naman lalaki at tumira sa bahay ng lalaki, sa boarding house ng lalaki. Nakakaloka. Tumira sa boarding house ng lalaki. At take note, hinahatid sundo pa siya ng asawa niya kahit gaano ka kalayo yung pinagtatrabahoan niya, at yung asawa niya galing din sa trabaho, susunduin pa siya. Syempre asawa mo nga, para hindi naman mapahamak, susunduin niya. Kahit pagod na pagod niya siya sa trabaho niya, susunduin niya yung asawa niya para magsabay silang umuwi doon sa kanilang bahay. Kaso, ang siste, yung babae, mas piniling magsabi na mag-boarding house siya dahil hindi niya na kaya at pagod na siya. Yun pala, ilang buwan na nakikipag-live-in na sa iba. At yung kinilive-in niya, may asawa't anak, marami pang anak. At ngayon, napapabayaan pa yung pamilya, yung mga anak. Pinatulan. Nalaman ngayon ng asawa na siya pala ang kabit at sinugod. Alam mo, nagmamatapang pa ngayon si kabit sa asawa dahil siya daw ang mahal ng lalaki, siya daw ang pinili, at pinili din niya daw yung asawa niya, kaya sigurado daw na siya din ang mananalo dun sa lalaki. Diba? Nakakatuwa ba? Nakakapanggigil, diba? Kapag naisip mo na, isang kabit yan. Okay lang sana nakabit ka. Hindi mo alam na may pamilya yung lalaki. Oo, nagsisinungaling yung lalaki na hiwalay na. Matagal nang wala yung asawa niya or wala siyang anak, binata siya. Okay lang sana yun eh. Kaso ang siste, kilala mo yung asawa, nakikipag-usap ka pa. Nakikipag-usap ka sa asawa. Nagpanggap ka na. Kakampi ka. Kaibigan ka. Uy ate, nandito ka pala. Alam mo yung tipong ang sarap mong gawing season kasi halo dito sa noodles. Ganun talaga. Kaso, Diyos ko naman, kung ikaw naman girl, kabit ka, makakatulog ka ba ng maayos? Kung maisip mo yung ginawa mo, na ilang anak o ilang pamilya yung sinira mo. Una, sarili mong pamilya sinira mo nang dahil sa isang lalaki na alam mong may pamilya din. Naghihiwalay kayo ng asawa mo, iniwan mo yung anak mo, sumama ka ngayon sa lalaki, may pamilya din. At sasabihin mong kaya din iwanan ng lalaki yung asawa niya at mga anak niya dahil sa'yo, dahil ganun din ang ginawa mo sa pamilya mo. Nasaan na yung utak mo? Diyos ko Lord, ang utak hindi nilalagay sa pagitan ng hita, nilalagyan na yan sa ulo. Kaya nga yung utak nandito sa ulo, hindi dito, o hindi dito sa baba sa pagitan ng hita mo, dahil para malalabanan mo kung ano yung tama at hindi. Ano bang klaseng babae ka? Alam mo yung tipo na yung mga anak maliliit pa, iniisip mo ba kung anong nangyayari sa paligid mo? Iniisip mo ba kung anong mangyayari habang buhay ka bang maging masaya, samantalang nanira ka ng pamilya at marami kang nasasaktan? Naisip mo ba yun? Paano ka nakakatulog sa gabi? Nakikiyakap ka dyan sa lalaking pamilya niya, at ikaw naman, nakikisaw-saw pa, at sinira mo pa yung pamilya mo, at ngayon sisihin mo yung asawa mo at yung asawa ng lalaki mo dahil silang may kasalanan? E di wow, di ba nakakatawa? Diyos ko, mag-isip ka naman. Asan yung, yun na nga yung sinasabi ko, yung utak mo napunta sa pagitan ng hita mo, hindi dyan sa ulo mo. Diyan, alam ko magagalit kayo sa sinasabi ko, pero totoo, alam mong mali. Ang mali, maitatama yan. Kung piliin mong maging itama, kung mapiliin mo na itama mo,
piliin mo ang mali at ituloy-tuloy mo kahit alam mong mali, tanga ka. Kasal ka. Kasal yung lalaki. May anak yung lalaki, mas marami pa sa anak mo. Isipin mo mabuti kung anong nangyayari doon sa mga bata kapag nawala ng buong pamilya, nawala ng nanay, nawala ng tatay. Inisip mo yung sarili mo. Kasal ka, kasal siya. Masaya kayong nagsasama, oo. Hanggang kailan? Hanggang kailan? Yan ang tanong, ang malaking tanong, kung hanggang kailan. Kung ano yung ginawa mo at kung anong ginawa niya, ganun din ang gagawin sa'yo. Tandaan mo. Hindi lahat ng lalaki na kapag sinabi, oo, ikaw pipiliin ko, iwanan ko yung asawa at anak ko. Natin niya ngang iwanan yung sarili niyang pamilya at sarili niyang anak eh. Ikaw pa kaya, nakabit ka lang. Sus, Day, Ginoo, Sus Maria. Pumunta ka kaya sa simbahan.